Welcome to my channel. Let's spread humility, kindness, and love. Good morning, guys. Guys, pupunta tayo ngayon sa dito sa likod ng aming bahay. I-update ko kayo, guys, kung anong nangyari dito sa San Mateo River, dugtong ng Marikina River. Kung naalala nyo, guys, tandaan nyo yung typhoon na Undoy at saka Ulysses. Yung Ulysses, guys, tumama noong last year, year 2020 ng November. Isa po kami, guys, dito sa na bahaan. Ayun, guys, kaya i-update ko kayo kasi may ginawa na dito, guys, na kumbaga parang ginawa nila ng paraan sa LGUs. Hello! Para po gaganda na yung river. So, guys, pupunta na tayo, guys, malapit na tayo doon. Dito, guys, dito na po tayo sa San Mateo River. Makikita nyo, guys, yung bundok na yan, guys, na makikita nyo yung sa dulo na bundok, part yan, guys, ng Muntalban Rizal, yung bundok na yan. At ito, guys, kaya i-update ko kayo, guys, dito. Ayan, ginawa na nila ng anong tawag nito, guys, riprap o parang harang na pag bumabaha ng malakas, guys, or may halimbawang may typhoon or may malakas na ulan or habagat, yung tinatawag nilang tail of the typhoon, kung malakas ang ulan, guys, ay dito, guys, babagsak yung maraming tubig or ulan. Dahil sa lugar namin, guys, dito ay mababa na kami dito, guys, although nasa malaking malawak yung subdivision na tinitirhan namin, pero dito kami naka tira, guys, sa pinakamababa na lugar. So ito, guys, itong lugar na ito dito, pag malakas ang ulan at may baha at magpakawala yung mga dam ng tubig dito sa NCR, sa Metro Manila, ay dito babagsak yung tubig. So ito, guys, kung naalala nyo yung sinasabi ko kanina na typhoon na Undoy, I think that's year 2009 or 2010, I think. So, and yung pinakalatest na malakas na bagyo, guys, dito na tumama sa NCR ay yung Ulysses na tumama noong November year 2020, last year lang, guys. At ito, guys, malapit nang umaapaw yan dito, guys, dito itong banda na yan, ito sa pinatatayuan ko. So thank God, dahil yung ano, guys, yung LGUs ng San Mateo Rizal at saka dito sa Marikina, guys, ito ginawa nila ng paraan na lalagyan ng parang kumbaga parang harang, guys, dito na in case na tataas yung tubig or lalaki yung ilog, itong river na ito ay hindi maka pasok yung tubig dito sa aming lugar sa subdivision, hindi siya aapaw. Ang ginawa ito, guys, after nung bagyong Ulysses, at doon, guys,
sa unahan doon. Marikina River na yan, guys. Itong San Mateo River at saka Marikina River magkadugtong. So, doon sa unahan, guys, ay boundary na may makikita tayong tulay diyan, guys, sa unahan. Boundary na po 'yan ng Batasan Hills ng Quezon City at saka San Mateo Rizal. So ito yung boundary niya, guys, na river na ito. So pag diretsuhin mo yan doon, guys, andun yung bridge ng San Mateo at saka Batasan Hills boundary. Ito, guys, yung mga nakatira dyan, guys, sa unahan, makikita nyo, guys. Nung Ulysses na typhoon ay yung tubig, guys, papunta yan doon. Maraming nabahaan doon. Tapos ito, talagang yung grass dyan, guys, yung mga halaman dyan or mga vegetables, may mga nagtanim dyan ng mga gulay like yung talbos ng kamote, mais, yan, guys, merong mga nagtatanim dyan. So nung bagyong Ondoy at saka yung Ulysses, guys, wala, hindi mo makikita yan, guys, puro tubig yan dyan. So nagpasalamat kami sa LGUs ng San Mateo at saka Marikina dahil ito, guys, yung ginawa nila lang paraan na malagyan ng riprap o parang harang dito, guys, to na hindi makapasok dito yung tubig pag malakas yung baha o malakas o maraming tubig. Ayan, guys, yun yung bundok ng Montalban Rizal. Yun, guys, yun lang ang update. At hopefully, guys, sa darating na tag-ulan or may malakas na bagyo or maraming ulan, ay itong lugar na ito, guys, ay hindi na magbaha. So ito yung San Mateo Bridge, dugtong ng Marikina River. Doon, guys, in sa unahan, guys, hindi lang natin makikita kasi may nakaharang na malaking kahoy. From here, guys, mga 800 meters, andyan na po yung Marikina River. Okay, guys, yan lang ang update dito sa San Mateo River at Marikina River. Thank you, guys. Keep safe and God bless. Bye.